everyone. Today is Good Friday. Ricky Isa from the House of Prophets, ang mga kababayan natin, Kristiyano at Katoliko sa pagunitan ng Semana Santa. But here in the House of Collab, tuloy pa rin ating nakagawi ang Bid Goodbye every Friday. So before we start, let me introduce you, our host for tonight, Anya and Benjo. Yes, Anya, pangatlong week na ito sa ating big night. Punong-puno na naman ng kaba, lungkot at saya. Ang matutunghayan na pinaka-inaabangan tuwing Biyernes. Diba? I am Benjo Malyari. Makakasama nyo ngayong gabi. Ako naman si Anya at totoo yan, Benjo. Isa talaga to sa mga stressful na pagdadaanan natin ng mga content creators. Dahil nga, 1,000,000 pieces, diba? So, totoo. Kaya ganun na lang ang kabatakot nakasama sa weakest list. Totoo yan. Nakikita natin ngayon sa mga kabilang sa weakest six natin this week, maging the rest of mga content creators na nandoon din sa veranda. Don't forget na ang mga posibleng pumalit sa magbibid goodbye ngayon, ang aspirants sa FBI rin, kaya ganoon na lamang ang pressure tuwing Biyernes. Yes, kaya naman sa mga hindi pa nakakaalam sa kung sinong kasama sa ating weakest link, narito ang anim na nasa listahan this week. Play VTR. Lunes na naman! At bilang respeto sa mga kapatid nating Katoliko, lahat tayo ay manalangin at magpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap. Dahil ngayong linggo, hindi lang pagkain ang babawasan natin. Dahil pati ang mga content creators na nagiging kampante sa loob ng mansion ay kailangan ng bawasan. Out of the 24 talented content creators, sino ang matatanggalan ng chance para makuha ang 1 million peso cash prize? We based our decision on the following. Report cards. Overall weekly performance. Overall demeanor. Vote ng kapwa content creators. And votes from the board of judges. Matapos ang mahabang deliberasyon, ito na ang weakest content creators this week. KD Jade Kate Lescano. Lunes na nga. Ano kayo yung feeling na mas weakest ka na? Totoo. Anim. Tapos totoo. Dalawa pa yung papa. And yun. Nalaman na natin kung sino-sino ang kasama sa weakest list this week. Ngayon, ating alamin naman kung sinong content creator ang gustong i-bid to save ng kanilang mga kasamahan sa THOC Mansion. Panoorin natin ngayon na. Ang bid to save ko po si Kate Caber. Quality po siya gumawa ng mga content. Joressa. Her content, I think, is very funny. Kate Caber. Nagiging leadership. Pinapakita yung leadership niya sa mga ka-district niya or whatsoever. Si KD. Kasi nakikita ko kay KD na maano siya, matanong siya. So yung pagtatanong niya, yung parang all about paano siya mag-i-improve, paano siya gagaling. Tapos bukod doon, nagbibigay din siya ng advice sa akin. Parang nag-give and take kami pagdating sa content planning, tsaka kung paano gaganda yung content namin as a content creator. Kate, si Caber po. Kasi si Caber, isa siya sa mga maaasahan mo sa grupo, lalo na sa mga challenge. And kapag wala si Caber,
parang pila yung grupo namin. Kate Cabrera, kasi ang lakas ng potential niya dito sa Love Not Talk Mansion. Si Kate C. Kalmado, palaban at walang inaatrasan. Kate C po, kasi palaban siyang babae, palaban siyang tao. At nakita ko sa kanya yung potential niya dito. Si Mami Gioresa, mabuting tao po yun. And makikita ko na she is trying so hard para makisabay sa mga content creators. Kate C. Kasi sobrang talented, sobrang strong. Anti queen kasi talagang lumalaban siya dito sa loob ng mansion at pinapakita niya na deserve niya na makuha ang 1,000,000. Si Ate Gioresa, kasi nakita ko sa kanya na gusto niya pang mag-explore dito sa loob ng mansion, KHC. 3 days pa lang ako dito. Nakitaan ko na siya na potential talaga na magiging season ender and then approachable po si KHC. Si Ate KHC, when it comes to na quality content, siya yung tinatanungan ko. And siya din yung tumutulong sa akin kung quality ba yung content na ginagawa ko o hindi. Si KHC, kita ko kasi kung paano siya magtrabaho professionally dito sa loob ng mansion. Si KD, the moment na pumunta kami rito, nakita ko na yung improvement ni KD when it comes sa pag-iisip niya sa mga strategy rito. And in terms of engagement, nakita ko improvement ni KD. So I think deserve niya pabigyan ng another chance para mas mapakita talaga yung niche niya. Si KD kasi when it comes to quality contents, pagdating sa mga brands, pagdating sa report card, lamang na lamang si Kate. Si KD, kasi nakita ko po kung paano po siya nag-grow as a content creator na sa individual. Jade, bakit si Jade? Si Jade po kasi since nag-start po yung season 7, ang laki po ng improvement when it comes to communicating po and sa content and sa pagiging mahihain niya po. Kate Cabrera, kasi nakikita ko kasi na tinutulungan niya yung mga bagong sisi kapag may hindi ka namin alam gawin o hindi kami naintindihan. Kate Cabrera, porsigido talaga siya sa ginagawa niya. May potential. Panto Queen, kasi po, ang sipag po niya. Narinig na natin ang kanilang boses at mga paliwanag sa gusto nilang i-bid to save at lahat sila ay may reasonable na rason. May reasonable na rason nga ba? Ikaw, Anya. Feeling mo ba reasonable yung reason mo to save yung content creator na sinave mo? Of course. Kasi ano eh, I don't base to kung ano lang. Bumibase ako sa observation tsaka sa mga nakikita ko talaga. Alam mo kung anong napansin ko? Kahit sa mga past week, pag na weakest yung mga ka-district nila, automatic yun yung sinisave nila. Ikaw, yun doon ka ba nag-base sa kung sino yung ka-district mo? No. No. Meron yun dati. Nasa ano yun? Nasa vlog yun. Ah, so laba. Yes. So sino ba yung binoto mo? Malalaman natin. Kung pinanood nila yung live. Nila, napanood nila siguro nila. Yun. Ganun. Pero, kung may gusto silang isalba, kailangang, mayroon din silang kailangang i-bid goodbye. Alam mo yung sa bid goodbye, ito yung ano eh, it's either magiging pinakamahirap na desisyon o pinakamadaling desisyon kung may iboboto ka. Alam mo, first week, sobrang dali sa akin to decide kung sino yung ibovote to goodbye ko. Pero this week, dito ako medyo nahirapan. Ako nahirapan ako first week. Kasi first week. Ano, hindi pa rin, sobrang ano eh, bilis pa lang ng araw eh. So I can't say agad-agad na parang, ay siya agad butuhin. Ako nga sabi ko noon eh, dalawa lang ba yung bid goodbye? Kaya ko nga tumatlo eh. Nagja-joke ka nga ng ganon. But anyways, hindi lang isa, kundi dalawa ang kailangang mamaalam sa mansyon this week. Uulitin ko, dalawa muli ang kailangang mamaalam this week. So, anim na ang malalaga sa mga starters. Kaya naman, sino-sino nga ba ang nasa isip nila? Let's watch this. Una si Ryle, then pangalawa po si Kate Lescano. Kasi po hindi ko po talaga siya ramdam sa mansion. Nakikita ko po siya pero di ko siya nakikita nakikipag-collab. Si KD, sakat si Jade. Si Ryle, may nakikita akong improvement sa kanya pero mostly pagkasama ko siya, more on negative siya sa loob ng mansion. Kate L, hindi ko siya masyadong nakikita nakikipag-collab sa iba. Si Kuya Ryle, kasi lumabas na yung totoo niyang ugali. And yung ugali na yun ay yung ugali na hindi ko gugustuhin makasama pa dito sa mansion. So, gusto ko siyang umuwi. Si Ma Gioresa,
Kyle, dahil hindi ko alam pero bigla siya nagbabago eh, si Jade. Kay Ryle po, kasi yung sa attitude niya po, pag may mga bagay na kailangan niyang ipranka sa mga taong hindi siya okay, parang hindi na siya in a good way, parang minsan nakakabastos niya. Kate Lescano. Ryle, Kate Lescano po, kasi po mahihain pa rin siya hanggang ngayon. Number one ko ay si Ryle. Ayoko sa lahat yung lakas mang trip sa mga babae, lalo't na kay Sol. Kate L, kasi mahihain siyang tao. Tahimik. KD, medyo tamad po. Hindi, tamad talaga. Si Ryle. Si Ryle, he's struggling with his report cards, his deliverables. Si KD. Si Ryle, kasi hindi na talaga siya nakikipag-cooperate dito sa loob. KD, hindi siya masyadong nakikipag-cooperate and wala siyang kusa. Ryle, hindi na siya ganun kaya dedicated sa ginagawa niya. KD, kasi parang hindi ko nakita sa kanya yung parang e-force na gawin to or magkusa, ganun. I see Ryle. Hindi siya active dito sa mansion. Kate Tiscano. Kuya Ryle, kasi tamad po siya gumawa ng content. Second, si Jade. Kasi yung attitude niya po, si Ryle, kasi bukod sa nakakaramdam na ako ng negative energy sa kanya na hindi ko maintindihan kung bakit, meron lang talaga akong feeling na there's something wrong. Si Jade, sa report card na lang. Is una si Ryle, si Jade, for the reason sa report card. Si Jade, sa grupo namin, isa sa mga taong walang masyadong naiambag. Ryle. Kuya Ryle, because kung ano po yung mga sinabi po sa kanya before, eh hindi niya po masyadong nagawa. Kate Lescano, masyado pong kept to herself and hindi pa po ready. Ryle, walang problema sa pakikisama pero sa report card meron. Si Ate Duresa po. Ryle, tinatamad na kasi siyang gawin yung dapat gawin dito sa loob ng mansyon. Jade, kasi hindi siya ga-approach na makipagpulag sa ibang sisi. Si Quirrell kasi, kanta yung content niya pero hindi siya nakakapag-adjust sa ibang platform na yung pagiging content creator niya, dun lang talaga siya naka-stay. Si Ate Jereza, hindi pa siya nag-approach sa akin na mag-collab kami, ganyan. Kuya Ryle po, si Jade po. Kasi po minsan po, siguro nagiging rush po siya pag may mga pinapagawa, hindi po niya agad nagagawa. Nakita niyo naman, our dear viewers, na kasama rin kaming bumoto sa Bid to Save at Bid Goodbye. Kaya miski kami ay nahirapan ting pumili. Ikaw, Benjo, nahirapan ka ba nung pumili? Alam mo, nung lumabas yung result ng mga part ng weakest, nahirapan ako kung sino yung isa kong ibaboto. Pero to choose Kuya Ryle, hindi. Pero yung kay Mima Joresa, dun sobrang hirap sa akin to vote her kasi bukod sa ka-district ko siya, nakikita ko talaga yung improvement and yung ambag niya dito sa mansion. Yung effort. Yes, kaya kaya nahirapan talaga ako. But anyways, we would like to promote our social media handles. Follow nyo kami sa Facebook at The House of Colab sa Talk.live naman. Every 1 p.m. to 12 midnight, kami live dyan. So makakasama nyo kami dyan. And i-follow nyo rin kami sa aming YT channel, The House of Colab, and on our TikTok daily. Talk Daily and Talk 247. Yes, kaya naman sa ating pagbabalik, makakasama naman natin si Nagel at Jimpak, Love Team, upang kamasahin ang mga nasa Weekes 6 at alamin ang kanilang opinion kung bakit sila napasama sa listahan this week. Nagbabalik tayo sa ating third midnight sa Talk.live sa TikTok. I'm Lloydie. And it's me, Maria 555. Walang iba, alam niyo na. Tradisyon na bawat linggo na may mapapauwi mula sa THOC Mansion. Pero ang hindi natin mahuhulaan ay ang opinion ng mga napasama sa Weekest 6 ngayong week regarding sa kanilang speculations kung bakit nga ba sila napasama sa listahan. Siguradong alam rin naman nila sa kanilang sarili kung bakit sila kasama, pero mas maganda kung tanungin natin mismo sila. Simulan natin kay Jade.
Jade, totoo ba na kaya ka nakasama sa Weaker Six ay dahil hindi mo raw kaya makipagsabayan professionally at nangingibabaw ang minsan mong attitude? Anong masasabi mo doon, Jade? Na nangingibabaw daw ang minsan mong attitude at hindi ka na daw makapagsabayan professionally dito sa loob ng mansion. Hindi naman sa hindi po kaya makipagsabayan professionally. Meron kasi silang mga sinasabi na nami-misinterpret nila. Pero syempre, ilalaban ko yung sa akin kasi sa akin yung tama. Yun lang. Salamat. And Katie, gaano katotoo na bagamat may mga presensya kang malakas sa loob ng The House of Collab Mansion, ay naunahan naman ito ng iyong katamaran na gawin ang deliverables and schedules mo? Anong masasabi mo doon, amigo Papi? Sa tingin ko po, isa po itong wake-up call sa akin na para if ever man na masave ako, parang another chance to sa akin para mas mag-perform ng naayon, ng tama at ng dapat po. Yun lang po. Maraming salamat. Ngayon, Jureza, alam namin na ikaw ay isa sa mga solidong komedyante dito sa mansyon. Pero kapag hindi daw nakaharap sa'yo ang camera, ay hindi mo raw kayang sumabay sa kapwa mo content creators sa performance mo sa report cards. Totoo ba yon, Jureza? Yes, totoo yon. Pero hindi ko yan, parang didibdibin. Parang gawin, para sa akin, yan sa akin eh. Wake up call, para mas gagalingan ko pa dito sa loob ng mansyon. Okay. And Kate C., sa kabila ng pagiging masipag at dekalidad mong gawa, nakukulangan nga ba ang pakikihalubilo at pakikisama mo sa mga kapwa mo content creators? Totoo ba to? Maybe one of the reasons why nasa weakest ako this week is because of my shift of energy since sobrang medyo na-drain ako last week. And I am admitting naman na medyo nagkulang ako doon. And if given a chance, I will be better and I will improve. Okay. Kay Kate Liscano naman, ilang linggo na raw, ngunit limitado pa rin daw ang pakikisama mo at mahiyain ka pa rin. Hindi raw pang 1,000,000 ang performance mo this week. Tama ba o mali? Yes po, kasi po may times na napaghinaan po ako ng loob and if ever man po nabigyan ako chance na magstay pa dito, I can do more better po. And finally, kay Ryle, sa kabila ng maganda mong boses ay parang hindi na raw maganda ang pakikitungo mo sa mga kapwa mo content creators at tila ba ay nawalan ka na ng amor na lumaban at magpatuloy sa ngalan ng 1,000,000. Gaano ba ito katotoo? Hindi naman siguro nawalan na ng gana or nag-iba yung ugali ko. But of course, hindi naman lingid sa akala mo ng lahat na I'm suffering from anxiety. But I'm still struggling and keeping fighting sa nagdadaan ko ngayon. But yeah, hindi nag-iiba yung mga tingin ko sa kanilang lahat. At mga kapatid ko pa rin kayo dito lahat sa lobby nature. Okay. Nalaman na natin ang kanilang nasa isipan. Pero bago tayo magpatuloy, if you want to see your fave content creators live habang naglalaro ng ating daily and weekly challenges, huwag kalimutang mag-follow at manood sa Talk.Live sa TikTok every 1 p.m. to 12 midnight. Araw-araw yan. Ngayon, i-announce natin kaagad ang unang mabibid to save. Tawagin na natin ang unang mabibid to save ngayong gabi. Ikaw ang magpapatuloy pa sa kanyang journey sa Talk Mansion. Mawawala na ang bigat na pasanin mo at pwede ka na huminga ng maluwag.
Ikaw ang bid to save ngayong gabi. At ikaw ang save ngayong gabi. Pwede ka nang huminga ng maluwag dahil ikaw ang save ngayong gabi. Ang unang save ngayong gabi. Ikaw ang unang save ngayong gabi. Makakahinga ka na ng maluwag at makakasama mo na ang ating mga content creator sa veranda dahil ikaw ang unang bid to save ngayong gabi. Kate Lascano. Kate Lascano, baka may messages ka sa iyong mga supporters o sa mga kapwa content creators natin dito. At habang dinadamdam pa niya ang kanyang pagiging safe ngayong gabi, ano ang message mo sa ating mga supporters, viewers, at sa mga content creators mo? Thank you so much po sa mga nag-vote po sa akin, and thank you so much po sa management kasi binigyan po nila ako ng chance na mag-stay dito. Sir JB, hindi na ako malilit sa shape ko, maaga na ako gigising. Congrats, Kate L. Maaari mo na makasama ang iba nating mga content creators sa veranda. Ngayon, sasamahan naman tayo ni Napabi at Shandria para kumustahin ang FNC Academy at malalaman kung sinong content creators ba ang mabibid hello papunta sa THOC Mansion. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang The Midnight dito sa Talk That Live. Welcome back sa Midnight. So, hi guys, it's me, your one and only Pabby. And ako naman si Chandria Alorde, ang maghahatid ng updates mamaya sa Fairfax Academy. At nagbabalik tayo sa ating third Midnight. Okay. At ngayon, dumating na tayo sa point na kung saan ipagpapatuloy na natin ang pag-announce sa mga Bid to Save ngayong gabi. Sa mga supporters na mga nasa weakest list, I hope na bumoto po kayo sa kanila sa thehouseofcollab.com. Paano ba yan? Okay, so go to Talk's official website at thehouseofcollab.com. Hanapin sa gitna ang CC category at i-click ang picture ng content creator na gusto nyong suportahan by sending gifts of any denomination. Keep in mind na bawat boto ay may kalakip na freebies at unlimited din ang pagboto. Pero guys, remind ko lang din na nagsara na po ang official voting kaninang 3 p.m. So thank you sa lahat ng fans na nagsuporta at nag-vote sa website voting natin. Very big help yan sa mga kasama sa weakest list every week. Ang pangalawang bid to save this evening... Okay, ang pangalawang bid save this evening... Okay, so guys, meron nga pala tayong video dito, tutorial kung paano mag-bid to save. So panoorin muna natin, guys. Viewers and fandom, you have the power to save your favorite content creator. Here's
Here's how. Pumunta sa aming website at thehouseofcollab.com. Hanapin ang CC or Content Creator category and tap or click. Select any picture ng content creator na gusto mong isave, and may iba't ibang denomination yan at equivalent of support, plus may freebies pa kayong makukuha sa bawat support nyo. And remember, you can support as many times as you want. Kaya ano pang hinihintay mo? Save them now! The House of Collab, the 1 million peso creator showdown. So ayan guys, nakita nyo kung paano bumoto. And syempre maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa mga favorite content creators nyo para ma-save sila tonight. So ayan guys, sana sa susunod na weekes ay masuportahan nyo din po yung mga iniidolo nyo na baka mapunta sa weekes. So eto guys, so pagpatuloy na natin ang pagbanggit ng masasave ulit tonight. Ang pangalawang bid to save this evening, I see. Pwede mo nang samahan ang mga co-content creators mo sa veranda and unpack your bags and ibalik mo na ang gamit mo sa closet. Ang pangalawang bid to save this week evening, I see. Ang pangalawang bid to save this evening, I see. Pwede mo nang samahan ang co-content creators mo sa veranda and unpack your bags and ibalik mo na ang gamit mo sa closet. I see. Jaresa. Jaresa, congratulations. Congratulations. You are saved tonight. And pwede mo nang ibalik ang mga damit mo sa closet at maaari ka nang makabalik sa veranda. And syempre, Jaresa, gusto naming marinig kung ano ang message mo sa mga fans na sumuporta sa'yo para ma-save ka tonight. Gustong-gusto ko lang magpasalamat sa Top, sa second chance na pag-ano sa akin dito sa Top Mansion. Sa mga supporters ko, sa mga friends ko, sa pamilya ko, maraming salamat sa inyo. At sa Casbinatics, thank you so much. Salamat sa suporta at tiwala. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Jaresa, Panty Queen. Congratulations again. And pwede ka nang bumalik sa veranda para makasama ang ating mga co-content creators. Okay guys, dahil nalaman na natin ang pangalawang na save ngayong gabi. So ngayong nalaman na natin ang unang dalawang na bid to save tonight, ano ba ang balita ngayon sa Fairfax Academy? Kumusahin natin ang lagay dyan sa FNC. Ayan, hello FNC aspirants! Sino kaya sa inyo ang makakapasok ngayong gabi sa Talk Mansion? Julian, Kate, anong balita? Ay, hello, Julian and Kate. Hi, Julian and Kate. Anong balita dyan sa Fairfax? This is Eliza K. and Ward Tahalipa. Good. So last Friday night, nasaksihan natin ang mga starters na lumabas ng mansyon. Ito ay sina Rizel at Rossel. Oh, akala nyo, bandog sa sabi. Go! At sa kanilang paglabas, ay ang pagpasok naman ng new content creator na galing dito sa FNC Academy na sina Luna at Lars. Oh. Congratulations, Luna and Lars! Pero ang tanong, sino naman kaya sa mga content creators dito ang makakapasok at mapipigyan ng spot para ilaban ang 1,000,000 pisong cash prize? So wag na natin patagalin pa, Julian. Dahil i-a-announce na namin ang FNC content creator sino kaya na makakapasok sa loob ng mansyon. Grabe, parang excited. So, be ready guys para malaman. Ayoko sila pa
nawawalan kasi natatakot na ako. Ako din. Parang yung ayan. So, sino kaya ang papasok dito sa loob ng The House of Collab? Good luck sa new journey mo inside The House of Collab Mansion. Dahil pasok ka na. Ikaw ang makakapasok at magkakaroon ng chance para lumaban sa 1,000,000. Ikaw ang papasok sa mansyon ngayong gabi. Bagong content creator na papasok sa mansyon ngayon ay si... Chidi yung papaasahin. Okay. Hana! Ayan, Hana. Congratulations! Well, officially, may chance na kayong ipakita kung anong kaya nyo at may chance din kayo to win 1 million pesos cash prize. Congratulations, Hannah! Message. Message. Mama. Kinakabahan ako, pero gagawin ko yan lahat. Pag-andyan na. Ay, kapag! Yung mukha! And see you here sa mansion, Hana. Ingat sa pagpunta. See you mamaya. Ayan, nakita natin, lumabas na siya ng pinto. Grabe, ang bilis naman. Mamaya, nandito na siya sa Talk Mansion. Ah, ang saya na magkaroon ng bagong sisi, pero nakakalungkot kung sino ba ang uwi ngayon. Pero kailangan nila siyempre. So, lahat ng memories sa yeah. Pero syempre, kailangan niya napalitan ang nangangalawang sa'yo. Nangangalawang na kayo. FNC Content Creators, maghawak-hawak na kayo ng kamay. Dahil papangalanan na namin ang susunod na makakapasok sa loob ng The House of Color Mansion. Good luck sa new journey mo! Dahil mag-pop ka na sa loob para ilaban ang 1 million pesos. Congratulations! Ikaw ang makakapasok ngayong gabi. At ipagpapatuloy ang journey sa loob ng mansyon. Congratulations dahil ikaw ang papasok tonight. JD. Ayan, congratulations, JD Batino ang papalit daw sa akin dito sa mansion. Grabe! Magkikita na kami ni JD! Congratulations, JD. Dahil officially, may chance na kayong ipakita kung anong kaya nyo and may chance din kayo to win the 1 million pesos cash prize. JD, see you sa mansion! See you mamaya, JD. Magkikita na kami ng papalit sa akin dito sa loob. Pag-collab na kaming dalawa niya. Ayan, so nakita nyo na guys ang dalawang papasok ng mansyon. So sobrang... Hey! Para sa one day mo yun. Tears of joy si JD, oh. Totoo. Crying siya, crying. Congratulations, JD! Yung mga. Ay, parang bagay tayo, ah.
Message. And unang-una gusto ko pong sabihin na lahat tayo sisi, pero isa lang ang... Oh, so maraming salamat po, Fairfax Network Channel Academy, the C po, the House of School of CC. Congrats, JD! See you mamaya dito sa loob ng Talk Guys, Mansion. Guys, papunta na sila dito sa mansion, kaya abangan natin ang pagdating nila. Yes. So, okay, sa ating pagbabalik, sasamahan naman tayo ni na Jethro at Red para alamin kung sino ang dalawang magbibid goodbye tonight. Nagbabalik tayo sa ating third midnight. I am Jethro. And I am Red Mendoza. Magkahalong lungkot at tawa naman ang ating mararamdaman sa gawing ito. Sa gabing ito. At nadarama ko ngayon dahil may dalawang magbibid goodbye ngayong gabi. Grabe, sobrang sakit niyan, par. Mababawasan tayo sa pamilya na naman. Napakabigat nito. Pero as expected, this is how it works. Yes. Every Friday is the day, the night na masasaktan ulit tayo. But, syempre, may madadagdag na naman sa pamilya natin. Correct. And this is a mixed emotion dahil pinaghalong lungkot at tawa talaga dahil sa mga mangyayari ngayong gabi. Oo. Ikaw ba, Jet? Ano bang mga na-experience mo kapag tayo nagbibid goodbye? Well, ako... ano ba to? Regarding ba to sa experiences natin? Experiences nung natin kahit nung mga... Well, ako nung past season 5, ako isang beses lang kasi ako na bottom that part eh. Naging weakest. Pero alam mo yung pagod, kahit isang beses lang, yung pagod na magpa-pack up ka, par, sobrang nakakapagod, sobrang nakaka-drain to the point na kailangan mo mag-live up until early in the morning. Yes, totoo yan. So ganun siya nakakapagod. Kaya... yung advice ko sa mga content creators dito, magsipag, basta galingan nila. Kasi nakakapagod eh. Pero ikaw naman, ano, matatanong ko lang, ano naman experience mo pagdating nung, sa ganyan? Nung last season kasi dalawang beses ako na bottom eh. Isang medyo kalagitnaan tsaka bandang dulo. Pero ang pinakamabigat na bottom na naramdaman ko or weakest is na itong nakaraan na sobra talagang everything is in my mind. Hindi ko na maintindihan talaga that time. So parang alam ko yun yung pinakamabigat at saka yung pinakamahirap dalhin na weakest sa akin. And I was not aware that I'm crying and shaking that night. So para sa akin, yun yung pinakamabigat na experience ko. Kasi umpisa eh. Ang totoo. Tumatakbo sa utak ko nun, nag-uumpisa na yung, ano, yung season 7. Tapos pakiramdam ko talaga ako yung uuwi nun eh. Well, we all have that feeling when it comes to pag nalalagay tayo sa weakest. Pero alam mo, par, isa din yan sa ano eh, isa din yan sa mga wake-up call. Correct. Kasi sobrang hirap pag nalagay ka sa ganyang sitwasyon. Oh. Ako, diba? Tsaka, nagpapasalamat lang din ako dun sa mga nag-bid to goodbye sa akin kasi nagbukas talaga yung mata ko sa mga nangyayari. And now talaga masasabi ko na nagising talaga ako and I want to maintain this energy na palaban. And I think this is the best example din sa mga ibang content creators natin na hindi pa nalalagay sa weakest. Huwag nyo nang antayin na mapunta pa kayo sa weakest link para lang magising kayo. Totoo. Dapat ngayon pa lang umaarangkadan na kayo dahil Totoo. Hindi biro ang prize natin na 1 million. Totoo. Kaya nga, eyes on the prize. Eyes on the prize. Kasi talaga. Every day is a competition here. Correct. Every hindi second. Lang siya, alam mo yung parang hindi lang, okay lang, sa next day na lang ako, Oo. Sa next week na lang ako. Di ba hindi ganun eh? Di kasi every day, we have a lot of tasks to do. Di ba? Kailangan mo umarangkada kasi ikaw ang kawawa. Di ba? Correct yan. Tsaka kailangan magpakitang gilas kasi Totoo. Hindi lang po pwede na sa district mo, ikaw yung pinakamahina. Kasi Totoo. Alanganin talaga pag nangyari yon. Kaya naman, Jet, sa kabilang banda naman, matutuwa din tayo dahil sa dalawang taga Fairfax Academy ang papasok naman sa mansion to bid hello. Yon. Pero I just want to say na ano, I just want to congratulate
JD and Hannah yes. kasi they deserve. They deserve, to be here. To be here. And knowing JD and Hannah, they yes. worked really hard. Oo. Tsaka, pero eto na nga. Eto na nga. Ngayon naman, ang pulso ng fans ang ating aalamin. Here's the results sa ating Ang Thok website voting. Eto na! Eto na ang official tally ng ating votings na hinahanap ng ating mga nanonood. At ito ang basihan, isa sa mga factors kung bakit masisave ang ating ibang content creators. Correct. Napakalaking factor nito. Napakalaki pa. Napakalaking factor nito. Kaya naman simulan na natin. Kate Caber got 25.19%. Kate Lescano got 7.18%. 7.18%. Yeah, Kate Lescano. Okay. Joresa got 17.35%. Jade got 7.08%. KD got 38.66%. And lastly, Ryle got 4.55%. At ayan na nga. That's the result of our fan votes. Nakita nyo na ang website voting results. Kaya nga dahil isa pa rin itong kompetisyon, at the end of the day, may kailangan manalo, but at the same time, may matatalo. Pero bago tayo magpatuloy, I just want to shout out our 1.5 viewers. Ayan guys, shout out, share nyo lang. Sa ating Thok fam, hello po. Comment kung sino ang, sa tingin nyo, ang mapapauwi at kung sino ang masisave at mag-i-stay dito sa mansion. Correct. Lahat ng pinagbasehan ng boto ay masusing pinag-isipan. Ba't ba ako nabubulol? Parang kinakabahan ako. Nararamdaman ko yung kinakabahan ka. Palma ka, palma ka. Lahat naman kinakabahan. Pero ito na nga, ang mga boto na nakuha ng ating content creators ay masusing pinag-isipan at pinagbasehan galing sa mga sumusunod. Number one, report cards. Number two, overall weekly performance. Overall demeanor. Boto ng kapwa content creators. And lastly, votes from the board of judges. Whew. Napakabigat nito. Napakabigat. Hindi ka sobra. Pwede, hindi ka pwedeng magpa-petix-petix, hindi ka pwedeng maging kampante talaga. Alam mo kaya ako kinakabahan? Kinakabahan ako para sa iba. Correct. Kasi this is ano, parang every Friday ito yung nakakaba eh. Totoo. Na may halong lungkot, na may halong saya. Mixed emotion talaga. Mixed emotions. Itong araw na to talaga, masasabi ko sa lahat-lahat, ito yung pinakamabigat, even mas mabigat pa to sa mga weekly challenges natin. Kasi ito emotional to eh. Emotion ang inaano natin dito. Totoo. Kaya this is very, very mabigat talaga sa atin lahat. Totoo yan. Sobrang, alam mo yun, parang na-attach ka na rin sa mga co-content creators mo na nasa weakest. Totoo yan. At hindi natin alam kung sino yung mapapauwi. Once again, ang weakest four na natitira ay sina Kate Caber, Jade Viray, Ryle, and KD. Ang pangatlong mabibid to save tonight dahil ikaw ang ligtas ngayong gabi. Tuloy ang pangarap mo at pwede ka nang magpunas ng mga luha dahil ikaw ang bid to save ngayong gabi. Ikaw ang bid to save ngayong gabi at pwede mo nang makasama ang iyong ibang content creators. Kinakabahan ako. Hindi na nga ako. Ikaw ang bid to save ngayong gabi, Jade! Oh my God.
Jade, I know that you are emotional right now. I know that that is a tears of joy. Pero of course, we wanted to ask you, how are you feeling right now? Anong nararamdaman mo ngayong gabi? Dahil save ka. Hindi ko po in-expect. Kasi ang daming binabato sa akin, no? Ganto yan, ganyan yan. Hindi ko po in-expect na pagbabatuloy ko pa yung dito sa to. And gagalingan ko pa po lalo. Tama yan. That's the mindset. Alam mo, na-save ka man ngayon, prove to them that you are worthy with your spot. Again, congratulations Jade, at pwede mo nang makasama ang ating co-content creators. Grabe. Napakabigat na araw na to. Grabe, alam nyo guys, we're just smiling here. But at the back of our faces, at the back of our mind, Deep inside, oh my God. This is really, really, a mixed emotions. And syempre, we wanted to greet everyone because we want to give respect to our fellow Catholic. Yes. A good Friday. Or Semana Santa. Ayan, I know. Semana Santa po siya atin. Totoo. I know this is not, I know this is not the perfect time to celebrate, but for others, I know that you are cheering and you are supporting to all content creators that you feel like they need to be here. Pero for those na mapapaalis, I know you deserve better. Kasi hindi lang to yung end ng journey niyo. Correct. In every ending of your journey, there's always another beginning to start. Exactly. Kaya kung sino man ang mapapauwi this time, I know that there's a lot of opportunities outside. This is not the end, and this is not the only limitations, yes, na mararamdaman mo. If naridirect man ang journey nyo, naridirect man ang inyong paths, still, keep on fighting. Keep on fighting and keep achieving your dreams. Yes. Because we only live once. Every time, every second counts. So don't stop, don't give up. Keep moving forward, live a life, and leave a legacy. At ngayon naman, dahil tatlo na lang ang natitira, and it also mean that it's time to hear Kuya Ryan and his message sa natitirang tatlong content creator sa ating weakest list. Ayan, Kuya Ryan, pasok. Ryle, Kiddy, yeah. I'll keep my message very short for you guys. I kept hearing kanina, nung nagsasalita kayo dito kanina, I kept hearing yung term na wake up call. Kasi sinasabi yung wake up call. And honestly, I'm so tired of hearing that word. Sana next time hindi ko na marinig yung term na wake up call. So we're already in 1 month here in the House of Collab. There shouldn't be any wake up call anymore for you guys. You know? It's just quite hard for me na nandito ako. It's so hard for me kasi I know the potential of the three of you. For you guys to be here. Ryle, you've been a singer, professional singer, entertainer for the longest time. Kate Cabrera and KD, you guys are returnees. You know, I didn't expect that you guys to be here, to be honest. Like, I know the potential of the three of you. So sana sa magsusurvive,
I hope you keep on proving yourself here inside the mansion. Sa mga hindi naman magsusurvive, maybe this is not yet the time for you. Maybe it's time that you train in FNC Academy first, and if given a chance to go back, then fight again. Sa mga content creators na nanood dyan, please, I don't want to hear the term wake-up call anymore. It's already too late for wake-up call. 1 month wake-up call pa rin. Kailan pa hanggang kailan pa yung wake-up call? Fight for your slot here. Have you seen the FNC Academy kanina? Everyone is cheering sa mga papasok because all of them know na halos lahat ng nandun deserves to be here inside the mansion. And I know for a fact that they also deserve to be here. Now, ask yourselves, do you deserve to be here? Or do you deserve to be replaced by the content creators in FNC Academy? So sana ipaglaban natin yung slot natin dito. Diba? Sana ipaglaban yung slot nyo dito. You're not only fighting as a season ender, you're fighting for your 1 million pesos. You're fighting for your dream. You're fighting for your dreams of your family. So I hope I don't hear the term wake up call anymore. I just want you to fight. Okay? So guys, good luck. Fight for yourselves. Fight for your family. Fight for the fans that's supporting you. Huwag niyo sayangin yung mga support ang binibigay nila sa inyo. So, thank you guys. Thank you, Kuya Ray. Grabe. Alam niyo, kahit nakikita niyong kalmado si Kuya Ray, I know how it feels inside giving that kind of inspiring, ever-inspiring message to our content creators who's part of The Weakest. Woo! Now, this is the time. Mahirap. Pero, it must be done. Ang unang magbibid goodbye ngayong gabi ay si I'm sorry, pero ikaw ang kailangan magpaalam tonight. Let's bid goodbye to ikaw ang bid goodbye, Ryle. When it rained, it pours, but you didn't even notice. Hindi natin, it ain't raining anymore. Hindi natin maitatanggi. Ryle is one of the most talented dito sa mansion, and it saddens me to hear this and to see that one of our talented content creators is about to leave this mansion. Ano? At ako nalulungkot ako ngayon kasi alam kong siya yung pinakakuya natin dito. Totoo eh. Yun. And alam mo yun, parang ang gusto ko pang, ang dami ko pang gustong malaman sa kanya. Totoo. But now, he's saying goodbye to us. Kaya naman tatanungin natin si Ryle. Ryle, anong magiging message mo sa mga content creators and also sa mga taong nag-support sa you all throughout your journey here in the House of Colab? Una-una, maraming salamat sa Panginoon mo kasi hindi niya ako pinabayaan. Hindi ako pinabayaan na, alam mo yun, lagi niya ako binibigyan ng opportunity. Pangalawa, sa management, because this is a great opportunity for me. An exposure sa lahat po ng mga nakakasama ko dito, sa mga content creators. Maraming salamat. Hindi ako nawalan. Nadagdagan yung pamilya ko. Yung lesson na babaunin ko sa labas,
is yun yung parang panalo ko na. And yung connections, yung pagkakapatiran natin lahat dito, yung memories is really yung babaunin ko paglabas. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat, Ryle. Pero bago ang lahat, meron ka bang last final message para sa yung mga content creators na nakasama dito sa mansion? Ayun guys, syempre, sa mga kapwa content creators, syempre, as kuya nyo, alam nyo, mahaba pa ang galalakarin niyo para sa mga gusto nyong puntahan sa buhay. Panghawakan nyo yung pangarap nyo. Kasi dati, sinasabi ko, malabong maabot yung iba kong mga gustong mangyari sa buhay. Pero dahil naniniwala ko sa sarili ko at tama yung path na tinadaanan ko, hindi malayong makuha yung mga pangarap niyo. Yun lang. Malamal ko kayo kasi syempre naging kasama ko yung sambon dito eh. Magkikita tayo sa labas ng masaya at celebrate. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat, Ryle. For sure, sa aming mga kasama mo sa kwarto, mamimiss namin gabi-gabi ang teeth grinding mo. Mamimiss namin yung umaga pa lang pagdating namin sa baba, naririnig na namin yung pangmalakas sa mong boses. But yes, totoo. Just want to say good luck on your next journey. Thank you so much. Know that the House of Club family will always be here and there to support you wherever you want. Congratulations again, Ryle, at pwede mo nang makasama ang iyong mga content creators sa Veranda. Good luck, guys. Truly. Truly. Uy. Grabe. Wee! Alam mo, kahit anong pilit natin maging masaya, I know that deep inside, it's still us both. It's tearing us. But and being the last hosts here, diba? Sobrang hirap. Man, I know it's easy to sit there and just watch, but being the host here, it's really different. Sobrang sakit. And knowing that we are the ones who's announcing their names, who will be saying goodbye, it's really tearing us apart. Grabe. Hindi po madali sa amin, sa posisyon namin ngayon, para lang maintindihan ng mga tao na yung dalawa pong natitira ngayon, sobrang close sa amin. KD was been part of season 6, kasama ko si KD. And I know ngayon pala niya na unlock yung mga potentials na meron siya. And same with Casey, kay Kaber. Hindi po madali talaga. I know, Bar. And these two, alam mong parang naging parte na sila ng buhay natin. And it's really, you know, hurting us the way that they will, one of them will be leaving the mansion and together with Ryle, it's really hard. Woo! At ngayon, ang magbibid to save naman ngayong gabi, ang huling ligtas ay si pwede ka nang magpatuloy sa journey mo dahil ikaw ang save ngayong gabi. Pwede ka na
magpatuloy sa journey mo dahil ikaw ang save ngayong gabi, KD! I can see it in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be who you were made to be. As you step out on the road, I say a prayer. Congratulations, KD, dahil magpapatuloy ka para sa laban, para sa 1,000,000 piso. Pero bago ang lahat, gusto lang namin tanungin si KD kung ano ang nararamdaman mo ngayon, KD. At syempre, a short message to those who really supported you dahil naging part ka ng Weakest. Feel ko po sobrang blessed, thankful po, pero at the same time mabigat din po kasi naging close po kami and yung tiwala niya po sa, di ko po, isa po siya sa taong hindi ko inaalang magkakaroon ng tiwala sa akin. So ayun po, sa management, maraming salamat po sa panibago na namang tsansa. Hey Lord, dahil binigyan niya ako ng mga taong susuporta sa akin, sa loob, sa labas. Thank you po sa lahat ng bumoto sa akin. Thank you po sa lahat ng nagtiwala. Congratulations, KD. You deserve that spot and you deserve to grow and to fight for that 1,000,000. Kaya naman, congratulations again and you may now be with your fellow content creators. Woo! At ngayon naman, at ikaw naman, Kate, maraming salamat sa mga alaala. Dahil ngayong gabi ng Good Friday, kasama ka sa mga ligtas ngayong gabi! You are also saved, Kate Kaber, and of course, we are so happy knowing that Red and I ang mga host dito. Pero hindi, Kate, lalaban ka at lalaban. At kilala ka namin. And I know that you deserve a spot here. Because you are not just a good content creator here, but you are the best and beyond with the other content creators. Pero yun, gusto ko lang din namin tanungin kung ano ang gusto mong maging message. Kuya Ray, wait lang. Kinabahan na ako, nag-usap na kami ni KD. Sorry siya nang sorry, nagigilty kasi siya. Kasi grabe. Ba't siya may guilty? Eh kasi parang kasabay ko siya mag-campaign. Hanggang madaling araw nagka-campaign kami dalawa. Tapos mas naging close kami na parang mas naging solid yung samahan namin dalawa. And nagigilty siya kasi sabi niya bakit daw kami dalawa pa yung nagkasabay. Eh, deserve ko naman daw dito sa mansion. Naggaganon siya. So sabi ko, hindi mo kailangan mag-sorry. Kasi nakita ko talaga yung growth niya. Na-compare ko yung dating siya sa ngayon and I'm really, really proud of him. Kaya nagtitake siya sa tiwala na binibigay ko sa kanya. And ako, honestly, I agree with
Katie, also with Jeff, sabi niya kanina na that you still deserve to be here in House of Call Up. Thank you po. Season 7, you deserve a spot here. But, you know, like what I've said earlier, I don't wanna hear, you know, wake-up calls. Sana ito na yung last na wake-up call sa'yo. You know, dapat every time, bigay na natin lahat. Bigay na. Okay? Congratulations again. Thank you, Kuya Ray. Galingan pala lang sa love. Thank you, Kuya Ray. Yes po. Do you have any message to your supporters? Kinabahan kayo, no? Ako din eh. Thank you so much sa lahat ng mga bumoto sa akin. For Bit to Save, and thank you so much sa lahat ng Easy Fam ko rin nag-stay sa akin for a year. Maraming maraming salamat sa paniniwala sa akin, at thank you so much sa pagmamahal and support na binibigay ninyo. To my family, to my friends, and to my co-content creators that believes in me, that looks up to me, maraming maraming salamat sa inyo, mahal ko yung lahat. Thank you po. At ayan, congratulations once congratulations again, Kate. Pwede ka nang bumalik sa veranda para makasama ang ating mga fellow co-content creators. Ayan. At magpapatuloy ka sa iyong journey here. Yes, and speaking... Grabe, tignan muna natin pari yung mga reactions ng ating mga co-content creators sa veranda. Makikita mo naman sila. Ayan o. Direct na prank kami dito, ha? Kanina pa akong hindi nagsasalita dito. Buti nga, tinitake over mo eh. Pero alam nyo guys, KD and Kate, syempre deserve nila. They both deserve to be they, here. They both deserve. At nakikita natin kung paano sila nag-work really hard. Para lang, alam mo yun, and knowing Kate and KC and KD, they are both returnees. So, isa yung sa mga tatatak na as returnees, you need to prove yourself that you are worthy and you are still part of the season 7. Correct. Naalala ko si KD nung nasa week. May mga napag-usapan kami at talagang naging realization sa KD. And for me, ang isang tao that is growing is once they have realizations with themselves. Yes, tama. Kasi hindi ka wala kang realization sa life, hindi ka mag-grow eh. At yun na nakita ko kay KD. And super na-appreciate ko kung ano si KD, kung anong pinagkaiba ni KD ngayon in terms of performance from season 6 until now. And for Kate, alam naman natin na naging base yan talaga si Kate ng ibang content creators when it comes to good quality content. At there's always surprises in the future, and alam natin na ang The House of Golab. Ang The House of Golab, marami rin surprises. At ang mga content creators na nandito pa sa mansion na naglalaban-laban para sa spot natin sa 1M. We will all grow together. Yes. Mindset. Speaking of mindset, ayan na! Eto na! Dahil magdidiwang na ang FNC ngayon dahil may dalawa na namang pride ng FNC ang papasok dito sa mansyon ng The House of Colab. Ito na yun, Jet! Ito na yun! Nakikita ko na excited ka! Nakikita ko din pa! Nakikita na natin! Ito na, welcome na natin! I-welcome na natin! Please welcome JD and Hala! Hey! Grabe si JD! Kolsi! Siya naman yan! Outfit pa lang! Pang malakasan na! Gusto ko lang... Parang na-excite ako tanungin si JD ah. JD and Hannah, welcome sa Mansion ng The House of Colab. We just want to ask muna, no? JD, may question lang ako sa'yo. Random questions lang. Saan ba ang pageant natin? Hindi. Diba? Sa yung bagong content creator dito. Okay. Pero knowing JD, sa suot pa lang, palaban na. Palaban. How much well more? Well prepared. Diba? Well prepared. JD. Grabe naman yung... Pero ito na nga, par. Tanungin natin sila. Tanungin natin sila. Simulan natin kay Hannah. Hannah, ano ba ang nararamdaman mo ngayon? At anong masasabi mo na dito ka na finally sa season 7 ng House of Colab? Sobrang kinakabahan po ako, pero at the same time, super sad ako kasi andito na ako. Ito na yung totoong laban.
Gusto lang namin matanong, Hannah, ano bang i-expect namin mga co-content creators at ng mga viewers sa pagdating mo dito sa The House of Cold? Bigla mo kung ano yung ginawa ko sa FNC, mas dodoblihin, pitriplihin ko pa. Wala ba? Ano naman ang magiging mindset or strategy mo para makuha ang 1 million? Kung kaya nila, kaya ko din. Mindset. Ito naman, tanongin natin to, na-excite ako kasi I know how this person worked really hard just to be here. Correct. And correct. Now, since he's here, tanongin natin si Konzi. Medyo emotional pa si Konzi ngayon or si JD ah. Hindi pa rin natatapos yung pagiging emotional niya. Sige nga JD, pakisagot ang tanong niya. Ano bang masasabi mo? How are you feeling? Bakit ka ba emotional? Bakit ka ba emotional ngayon? Unang-una, ang aga. Ang aga. Parang ayaw mo pa sa panahon. Ang aga. Kasi may binubuo pa akong, kumbaga gusto ko pagpasok ko dito, handang-handa na talaga. Oo, handa ako. Handa ako sa lahat ng challenges dito. Pero nakikita ko yung nandito sa loob. Kailangan ko talaga ng doble, tripling effort talaga. Exactly. And the same with us, we really worked hard every single day. Yes. Pero ito naman tatanungin ko, JD. Ano ba ang iyong magiging strategy or mindset para makuha ang 1 million? Barangay ko, bayan ko. Wow! That's an advantage, right? Tama! Mindset ba? Make use of all the resources. Exactly. Napakaganda yung mindset. Yeah, but at the same time, I know na dito sa loob, sobrang daming ginagawa to the point na ikaw na lang yung susuko. Yes. Pero seeing these two, palaban. Palaban to. So this is FNC Pride. FNC Pride talaga eh. Ito yung sinasabi din sa mga fellow content creators natin sa S7. Hindi tayo pwede basta maging makampante. Totoo. Dahil may papasok at papasok na malakas. Totoo. At kailangan maging competitive tayo sa kanila. So ayun na nga. So ngayon, you can say goodbye sa pagiging FNC Academy because now you are part of the House of Golab Season 7! Pretty sure na nagsiselebrate din ang inyong mga fans, mga supporters, family for being here. And there we have it! Nabawas, may nadagdag. What a roller coaster of emotions. Iyan. Every Friday dito yan sa The House of Colab. Totoo yan, par. Pero bago tayo magpatuloy at magtapos, we would like to promote our social media accounts. Please follow The House of Colab on all social media accounts. And of course, saan ba tayo nagla-live, par? Of course, please do follow Talk That Live, Talk Daily, and Talk 247 on yes. TikTok. Huwag niyong kalimutan, subaybayan kami araw-araw, lalo na sa aming mga fun and daily challenges. Exactly. The House of Colab. Pero huwag niyong kalimutan, siyempre, na, alam niyo, supportahan yung bawat content creators na gusto niyong supportahan up until the end. Again, hindi lang yan ang pwede niyong mapanood because every day, live kami sa Facebook page ng The House of Colab from 10 a.m. to 12 noon. Every day din ang live namin sa Talk That Live, official live account ng The House of Colab from 1 p.m. to 12 midnight yan every day. Ayan. Punong-puno ng excitement, drama at surprises ang aming daily challenges and weekly challenges at iba pa. Ayan na nga. Catch us as well every Tuesday, Thursday at Saturday from 8 p.m. to 9:30 p.m. sa aming front row live stream dito rin yan sa Talk That Live. Samahan ang ating mga favorite content creators nyo sa kulitan at mag-check out na sa Yellow Basket namin during that time. Because once again, I'm Red Mendoza. And this has been Jethro. And this is The Bid Gagna. Bye-bye! Shout out Sir JB! Sir JB! Thank you po sa food kanina! Alam mo kung paano kami magpakahirap, Sir JB. Thank you sa lahat ng food. Thank you so much po. Ayan! So again, this is The Big Night! Bye-bye!